na sa tingin mo ay pinakamaganda. Listen, just listen. At sa paghihirap ni Gia na maintain ang timbang, si Mickey ang inatasan ni Kuya na tumulong sa kanya. Nang hindi mo alam, pinapangarap ko. Dahil na rin dito ay muntik nang mapalayo si Gia kay Mickey. Ayokong tumabi kay Mickey dahil sobrang sakit. Wala daw akong disiplina. It's super, hindi na nga ako kumakain eh. Pero maski nagtampo, kapag nalulungkot naman si Gian ay laging handang makinig si Mickey. Yung mga accomplishments ko, wala lang. I'm always nakika yung areas na... Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At dito na nga nagsimula ang kanilang pagiging mas malapit sa isa't isa. Gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. At nang muling bumalik si Kian, hindi maiwasan ni Mickey ang laging tanungin si Gian tungkol dito. Said the common, dahil he left his heart down here in the house, right? That's why. Hindi yan. Pero imbista sa salita, nakita sa gawa kung sino nga ang mas malapit kay Gian. For me personally po ha, if there's someone, if I have to pick someone po as being a girlfriend po, and I would take nga po, sinabi ko din po, si Gian po, the reason why is po, she's smart, she's good looking po. At pati ang ibang mga housemates ay napapansin na rin ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Parang may tinatagong feeling si Mickey kay Gian. Kasi ilang gabi na ito na super, kahit super antok, si Mickey, ano pa rin, nagkukwentuhan pa rin kay Gian. She's falling in love with that girl. Kung saan mapupunta ang pagkakaibigan ni Mickey at Gian, panahon na lamang po ang makakapagsabi. At sa pagpapatuloy naman ang kanilang buhay sa bahay ni Kuya, isang tas ang kailangan nilang tuparin. Kung natuwa ba sila o hindi, narito po. Slates kung saan nakabunot sila ng mga maaaring matanggap sa gabing iyon. You will get a haircut. You will do the haircut. Excited ka na ba sa haircut mo? Hindi po. Who would be? Ikaw naman, Mickey. Excited ka ba na maging personal hairdresser ni Gian? It's kind of excited po, pero parang po, hindi po naman sa awa po, pero that she will walk around all the time with the hair po, with the haircut po. Paglabas ninyo, Mickey. Po. Kailangan mo ng gupitan, si Gian. Opo. Basahin mo kaya konti. Di ba? Baka demanding naman ng gusto na. Konti oh, lang. Walang ka-trust-trust, oh. Saan naman yung paggupit? Pakao. Okay. Napaka-social. Andiyan yung clip ko, ah. Sige, try mo. Subukan mo lang. Subukan mo lang! No, sa baba! Mickey! Subukan natin. Subo pa kayo naman. Mickey, Juan! Ano, chato? Hoy? Dapat nakabatak, Mix. Ah! See? Oh, yeah, it's better. It's better, no? No! Kakaibang style ng paggupit mo, ha, Mickey? Ang ganda! Habang nagugupitan sina Gian at Mickey, sina Wendy kinausap na si Bruce tungkol sa pagtatampo nito buong araw. Okay na? Is that okay? Yay. Oh no, I'm bleeding. I'm really bleeding. Hala, o oh, ano? Mickey? Delikado pala ala. Ito. Ay, ala! Anong ginawa?
sa buhok. Talikod ka, talikod ka. Nawala. Talikod ka. Oh, no. Diba? No, talikod no. Ka. Nagkara ng fiber layer. Wait. Wala akong ginawa iba. Meron akong buntot. Bakit mo ko ginagawa ang kamukha mo? Wala kang magawa, no? Bakit ako may buntot? Okay na po, yeah. Kuya. Okay na? Kuya, okay na po. Okay na po, kuya? Gian. Po! Sumisigaw ka ba dahil sa saya? Opo, ang saya sa ni Gina. Ang saya-saya ko po. Ay, kay Gina. Ngayon naman. Ikaw ang gugupit. Ay ipagkakaloob natin kay Mickey. Ang pinaka-asam niyang haircut. Right! Mody, yan ang gagawin ko! Ay, patay! Never pa ako nakagupit na mo! Don't touch. Ano gagawin pag ginupit ko yan? Gugupitin niya ba? Gugupitin mo. Okay lang. Gugupitin mo. Go ahead. Hello? Ang sorry! Heather, ano yung pinupukpuk mo mga tido? Paano ba? No, si, matatagalan. That's the point. Ayan tayo? Yeah. Hindi yan ni Daji. Hindi dinidikdik yan. Diinan mo. Diinan mo. Hold it and just touch it down. Padaan mo lang. Nakausap ko yun. Fire! Hala ka! Hindi pa, wala pa. Hindi ko muntik lang. It's okay. Muntik lang. It's okay. I'm so sorry, Mickey. Sa kalagitnaan ng usapan ni Bruce at Wendy, tinawag ni Kuya si Wendy. Wendy? Po. Pumasok ka sa pagkasi ko. Maaari yung manghubarin ang jacket muna. Yes. Yeah. Po. Ito muna pumalit sa pwesto ni Wendy. Kuya Brucey, ano? Sorry. Saan? Ha? Sorry sa? Ito. Saan? Ito. Bakit ka nagsasabi? Amoy Ate Wins. Okay na kayo? Getting there. Yeah. Getting there kasi si Gian eh. What? Ano yung ako? Inaaning ka lang. Naging paglabas si Wendy muli siyang pinabalik sa confession room at sa pagkakataong ito, kasama na si Mickey. Habang sila Bruce at Gia, naghihintay pa rin sa labas. Bigyan niyo ako ng 30 seconds na appeal. Uy! Appeal? Ikaw, Mickey, ang i-appeal mo ay si Gian ang gugupit sa'yo. At ikaw naman, Wendy, kung bakit hindi ikaw ang magugupit kay Mickey. So... And bakit po si Gian po dapat magkupit po sa akin po is first of all, tibagod niyo po tayong kumpo siya. So I gave her the trust and I just want to feel her, let her feel that she, that I'm having trust in her and gusto ko din pakita sa kanya po na hindi niya po kailangang matakot po. Alam ko po, she would not harm me. And generally, kagaya po sinabi ko po, she cares a lot po. Noon po. She cares a lot kanino? Sa akin po. Unang-una po, kuya, marami akong mga pinag-iisip ngayon. So, baka pag ginupit ako si Mickey, mapag-diskitahan ko yung buhok niya. Baka kung ano lang ang magawa ko dyan. Meron lang po akong mga bagay na inaayos ngayon. Na mga pinag-uusapan po namin ni Bruce. Ano ba yung magulong bagay? Ano ba? Yung ba't ganun yung behavior niya, mga ganun. Yun po. Parang... Ano ba yung behavior niya? Si kuya naman. Na palagi sila magkasama ni Gian, yun po. Ah, no! Ay, iniisip mo, wala yun eh. Honestly. Sorry, Kuya Bro. Gian, ano ka ba? Wala yun. Jelly? Jelly? Ito lang ako. Sorry. Ano ba? Hindi ko alam na ganun. It's not what you think. Hindi talaga. Sige, kailangan mag-usap kayo. Wens, narinig ka tayo. Sige, sir. Promise. The speaker. Oo. Promise. Ereta! Wala kang tiwala. Wait, kasi! I hate you. Wait.